Ayan, so good day mga kaparmlat. So today, new property po tayo. Ayan, bali ang sukat po ng property mga kaparmlat is 5 hectare. Bali kulang 5 hectare po ito. So hindi ko lang agad nakita yung papel kasi una naming pinuntahan yung property nung locator ko. Ano. So mamaya alam natin yung saktong sukat niya. Ano. So bali kulang 5 hectare po ito na dalawang titulo. Ayan, so bali mga kaparmlat, new gun and then doon po magmumula yung property sa may kawayan na yan. Ayan, so palawak and mga kaparmlat, yung nakikita mong new gun na yan, so sakop po yun ang property, ano. Ayan, kagandahan po ito mga kaparmlat. Yung nyug ng mga kaparmlat, medyo mataas na for clearing na rin. Ayan, so ang good thing dito mga kaparmlat, pagbili natin yung property, ayan, so pwede natin itong pa-clearing. Ayan, so halos 1/4 ng o kalahati ng investment natin, mapapabalik agad, ano. So ang good thing dyan, pwede po natin yung palitan ng fruit bearing trees, ano. So marami tayong pwedeng gawin sa property. Ayan, if ma-clearing natin itong mga kaparmlat, so ayan, mayroon pa naman kababaan mga kaparmlat, so ito lang po yung part na medyo mataas na, kataas na ng nyog. So pwede po natin yung palitan ng fruit bearing trees, ano, kakao, lansones, rambutan. Ayan, so marami tayong pwedeng gawin sa property. Pwede na rin natin taniman ng ano, mahogani. Ayan, so marami pong namimili ng mahogani dito. And then, medyo mataas-taas din po ang poor bull pit ngayon. Ayan, so may puno din po ng mangga sa loob ng property. Ayan, so yung nakikita mo mga kaparmlat, itong may saging na to, yan ay hindi po sakop ng property, ito lang po ano, itong nyuga na to. Ayan, so yung nyug na yan, yan po yung boundaries ng property, so ito ay sa ibang property na po. Ayan, so bali ito po yung kalawakan niya, dun mga kaparmlat, ito po yung part na medyo mataas niya, ayan, so kababaan pa po ang nyug dito sa part na to. Ito lang po ang kataasan niya. Ito mangga, and then may sarili din pong lukaran sa loob ng property. Lukit yan ang iba. Lukit yan ang iba. Ayan. So yun mga kaparmlat. So ito up lang ito. Kasama pa ito ano? Patas. Ayan. Ayun yung kababaan na yun. Hindi na. Pathway naman baba nun. Pathway din. Pathway. Yung dinaanan natin. Pero dikit ba yun sa pathway? Hindi. Ayan. So yun mga kaparmlat. Bali dikit po yung property sa pathway. Yun nga lang po. Hindi po ito tabing kalsada. Ayan. Mamaya ibibideo natin yung daan papalabas. So marami na rin nagtingin. Oo. Estimate po natin is nasa 600 meters po ito palabas. Pero pathway naman po ang dadaanan. Ayan. So yung part din mga kaparmlat, pwede tayo magtayo ng rest house. Kasi medyo maganda ambience pag nasa taas ka. May overlooking ba sa taas niyan? Hindi. Mga 500 meters. Mula highway. Ah, pantay. Ay, dito may overlooking ba sa taas niyan? May overlooking ba sa taas nito? Tingnan doon natin. Saan? Ayan, so puntahan natin yung overlooking na part. Bali yung mga kaparmlat, ito po yung lukaran ng property. So dito po nila dinadala yung nyug tuwing harvest. And then dito nila sinasalang kinukopra, no, bago ibenta. Ayan. So tingnan po natin yung sinasabi na overlooking na part. So dito mga kaparmlat, pwede pong i-develop din na kalsada. Ayan na. So, i-develop lang. Ano, so, mula Barangay Road is nasa 500 meters daw po, pero pantay. So, pwede natin gawing kalsada. Ano, and then, may right of way naman po ito. So, kanina, ang dinaanan natin pasok ay pathway. So, yung pathway naman po ay 1 meters. Medyo malapa din naman. So, i-video ko po mamaya. Ano, sa huli ng video. Papakita natin. Ayan. Ayan, kagandahan po nyo dito mga kaparmlat. Ayan, may langka din. So tama-tama itong mga kaparmlat, kung mahilig kang mag-alaga ng hayop, ano, pwede tayo mag-alaga ng livestock. Baka, kambing, baboy, so sa baka, napakaganda po ang baka dito. Ayan. Pag nilagyan natin ito ng baka mga kaparmlat, so mapapanatili natin yung pagiging carabao grass ng property. And kababaan pa po ang nyug dito. Ayan. So hata natin. Hindi hinihingal ako ha. So mula Manila mga kaparmlat, kung para Manila ka, is nasa around 4 to 5 hours drive po ito para Manila. Ano? Ayan, so mula National Highway naman, magdadrive po tayo ng almost 10 minutes from National Highway, ano, ng Manila to Bicol. So dala pa yan, tol? Oo, oh, dala yan. Tapos ito, tol, yung feeling ko yung kasada ng ito. Ito? Oo, pantayin nga, no, patas.
So yun mga ka-farm lot, bali ito yung flat area ng property na sa taas. So pwede po natin yung gawing kalsada, no? Mga 500 meters po yan mula Barangay Road. Ayan. Ayan, so bali ito po yung part na pwede natin i-develop na daan. So plotted po ito hanggang Barangay Road mga ka-farm lot. So dire-diretso lang po yan, walang pababa, walang pataas. So plotted po yung part na yan na pwede natin gawing kalsada, no? So merit of way naman po ito. And then ayun mga ka-farm lot, aside dun sa mga namumunga na, meron siyang bagong tanim na nyog, ano? Ayan, so may mga bagong tanim po ito na para if dumating yung time na for clearing na to, so may kasunod na po agad siya, no? So yun po ang nakakatawa dito sa property. Ayan, yung baba na yun mga ka-farm lot, dala pa po yun ang property. Ayan, kaya itong part na to, ay no worries po, ano, kung bumaha, hindi po ito abot ng tubig kasi medyo mataas tong part na to. Ayan, so yung property mga ka-farm lot is may hili siya, and then may plotted naman po itong area tulad ng nasa baba, ano. So medyo plotted naman po yan, mamaya bababain natin. Ayan, so dito halos kababaan pa po ang nyog mga ka-farm lot. Ayan, napakaganda po nitong part na to at yung baba na yun, ano, so bababain natin. Plotted po yan. Ayan, tayo dadaan. So doon po, nandun yung Tesda ng kalawag. Ano? So kita na rin yung Tesda. Saan sila bumaba? Wala ah. Ay, ayun. Kita. Ayan, so yun mga ka-farm lot, kung OFW ka, naghahanap ka ng retirement plan or investment, investment or bakasyonan, ayan, so tamang-tama po sa yung property na to. Ayan, kung bakasyonan ang hanap mo, ano, kasi napaka, hindi naman po napakaganda, pero maganda po itong property mga ka-farm lot. Ayan, makikita nyo na rin, makikita nyo rin naman sa video, ano. Ayan, so sunyugan po ito. Ayan, sunyug nito mga ka-farm lot. Ayan, bali doon po tayo galing kanina. Ayun yung lukaran niya, no. So doon dinadala yung nyug tuwing harvest. And then, ang nyug nito mga ka-farm lot, estimate natin, so ito po ay nasa kulang-kulang 5 hektarya, no. So sa puno ng nyug mga ka-farm lot, pag ang isang hektarya po ay puno ng nyug, so na-around po yan ng 250 to 300 kapuno ng nyug per hectare, ano. So i-compute na lang natin to sa 200 per hectare. Ayan, is nasa around 8 to 900 po kapuno ito ng nyug. Itong kulang-kulang 5 hectare na to. So estimated lang po natin is nasa 900 kapuno ng nyug, more or less. Ayan, kasi halos puno naman po ito ng nyug. To medyo masuka lang po itong part na to. Pero ang kaganda nito mga ka-farm lot, yung damo niya ay mabilis lang kawanin. Kasi damo lang po ito, unlike doon sa may mga tood-tood. Saan yan, yung kabila na yan? Yung crossing na rosa nito, yaw. Crossing yan. Ito ka lang dadaan ng kasada. Ay, yung crossing. Oo, yung may kasada. Crossing yan pala. Hanggang dito. Ayun yung boundaries niya. Okay. So yun mga ka-farm lot, bali ito po yung crossing ng Barangay Road. So dito tayo pwedeng kumuha ng right of way. Ayan, then pwede natin i-develop na kalsada, no, para makapasok yung sasakyan sa property. Ayan. So sa ngayon ay daan tao lang po. Kasi patuyan daan. Papasok sa property. Ano. So kung gusto mo ipasok yung sasakyan, ayan, so may right of way naman, pwede natin i-develop yung daan. Ano, para, ay, babay natin daw ito yung babay. Pwede yung babayin yun? Yung pantayan dun? Maganda eh. Ayan. So bali ito po ay dalawang titulo mga ka-farm lot. Nauna lang natin i-video yung property. So mamaya, alamin natin yung mismong sukat niya. No? And then ilalagay ko na lang po sa mismong, sa description ng video. Ayan. Ayos puno ng nyug. So tamang-tama ito mga ka-farm lot. Kung mahilig ka magtanim. Ayan, pwede tayo magtanim ng veggies. Yung mga gulay-gulay. And then, yun nga po yung nabanggit ko kanina. Pwede tayo magtanim ng fruit bearing trees. Ano? Ayan. So pwede tayo magtanim ng kakao. Santol, lansones, rambutan. So marami tayong pwedeng gawin sa property. Tingnan natin. Nakakailang ano pula tutol? Buo ng nyug. Buo ba? Oo.
6,000. So, ibig sabihin, may 1,000 puno ito, ng nyug. So, may higit pa. So, yun mga ka-farm lot, bali nakaka-6,000 kabupuit ng nyug tuwing harvest. Ayan. Magkano bang kilo ng nyug ngayon? 4. Sa lukad, medyo mura po ang nyug ngayon dito mga ka-farm lot. O, puting kalabaw. Ngayon lang nakakita nito. Puting kalabaw. Kung medyo mura lang po ang nyug ngayon kasi 4 pesos lang per buo, per kilo. Pero sa Manila, ang mahal, di ba? So, ang kagandahan niya mga ka-farm lot. So, yun, kung business-minded ka, pwede tayo mag-business, ano? Pwede tayo mamuli ng nyug and then i-deliver natin sa Manila. Kasi dito sa Quezon mga ka-farm lot, tulad niyan, sa ngayon, medyo mababa po ang value, ano? So, 4 pesos lang. Sa lukad naman, or co-price, 23 pesos per kilo. Ayan. So, ito po yung baba ng property, mga ka-farm lot. Ito yung dating rice land? Dating tubigan to? Hindi. Ayan. So, ito po yung dating tubigan, mga ka-farm lot. Na ngayon, di na po nag-operate. Pero, pwede rin natin buhayin, ano, if gusto mo mag-rice land. So, pwede natin i-develop ulit. So, itong kabila, dala pa. Ay, itong kabila. Sakop yan. Yan. So, dala po yun, mga ka-farm lot. Yung buong nakikita mo na yan. So, sakop pa po yun ng property. Hanggang dyan sa taas na yan. Yan. So, ito lang po yung part na bakante niya mga ka-farm lot na walang tanim kasi ito po ay dating rice land. So, yun mga ka-farm lot, kung may naisip ka na po yung gustong itanim, so, tamang-tama po yun dito sa part na to. Ayan. So, napakaganda rin magbakahan dito. Ikot natin. Ayan, ito po yung plotted na part ng property mga ka-farm lot. Kasi po ito yung dating rice land. Pero ngayon, matigas na po yung lupa niya. Ano? Hindi na malambot. So, napaka ganda rin po nito. Maganda rin po ito mga ka-farm lot. Ayan, so mamaya, i-video natin yung daan palabas ng property. So, anong puno yun, tol? Anong puno yan? Bangkal. Bangkal? Matigas ba yan? Ayun ang katuwa niya, yung mangga doon. Yung mangga doon. So, yung boundaries. Ay, palang malaking yung tol. Ay, yung mangga na yun. Ayan, so yung mga ka-farm lot, yung nakikita mong puno ng mangga na yan. So, yan po yung boundaries ng property. Ayan, so, putin natin. So, kasama po ito. Ayan, dalawa po ito ng property, mga ka-farm lot. Pero yung rice lang na yun, yung may tanim. So, hindi na po sakop ng property. May kalabawin. Kung mahilig ka mag-alaga ng hayop, tamang-tama po ito sa livestock. Ano? Pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing. Baboy sa baboy mga ka-farm lot. Kung 20 to 30 heads, so pwede po tayo mag-alaga niyan, backyard. Pero kung 100 heads pa taas, so need po natin ng suning permit. Ano? Ayan. Ito, liguan ng kalabaw. Fishpan? Oh, yun, fishpan. Ayun mga ka-farm lot, ito po ay medyo bukal din na hindi naubusan ng tubig. So, pinaliliguan lang ng kalabaw. Ayan, pwede po natin itong i-develop na fish pan kasi yung area na i-plotted. So, pwede po natin itong gawing fish pan, ano. Ayan, pwede natin hulugan ng tilapia. Pero tabang-tabang naman ito, ano. Tilapia hito. So, yung pwede natin gawin. Ayan, so, pwede po natin i-develop na fish pan. So, turtle, tara dito. Bali mga ka-farm lot ay 3 hectare po ito, kulang-kulang 4 po ito, yung 1 hectare niya, so bali 2 title, ay nakabukod po yung 1 hectare niya, no? May pagitan siyang lote, so i-video rin natin. Yun nga lang po, ang gusto ng may-ari lahatan, ibebenta yung property niya, gusto niya ay magkasabay yung dalawa. Ayan, so uusapin din natin kung pwedeng ito lang, or yung sabay talaga. Ayan. Okay, tingnan. Si kuya, sino si kuya? Ah, nagulo na ng kalabaw. Kami ang naglulukad dito? Kami po naglulukad. Ayan, ganda. So yan, bibidyo natin yung isang property mga ka-farm lot, yung isang hectare ya, na nakabukod. Ayan. And then, tatansyahin din natin kung ilang meters yung distance sa dito sa tatlong hectare yan. Ay, sa apat. Ayan. Ayan mga ka-farm lot, bali doon tayo galing kanina. So, nasa ibabaw po tayo ng property. And so, tamang-tama po itong tayo ng rest house. Itong tinatayuan ko. Kasi pag nandito ka, ito po yung ambience mo mga ka-farm lot. Yan. Overlooking po ito.
Napakaganda. At napakahangin po sa lugar na ito. Ano? And then, may kawain din po sa loob ng property. Kaya kung gusto magtayo ng Kubores house, so no need natin bumili ng kawayan. Ano? So may kawayan na po sa loob ng property. Ayan. May hinihinga lang ako. Ayan. So napakaganda po magtayo ng Kubores house dito sa park na ito, mga ka-permlet. Ayan. Napakaganda. Overlooking. Ayun mga ka-permlet, valid na dito po yung property, and then pupuntahan natin yung isang 1 hectare. Ano? So yan po yung 4 hectare. Basta yung motor. Ayan. Sige. Malapit lang. Bali, ayun mga ka-permlet, ito po yung isang 1 hectare na binibenta. Pupuntahan natin. Wait lang. Ang helmet ko. Ayan. So, bali, ito po yung daan mga ka-permlet, papuntang National Highway. So, papupunta tayo ng property, ito po yung dadaanan natin pathway. Ano? Ayan. So, 1 meter po ito. Ayan. So, pwede naman po ating i-develop na 3 meters para at least kung may sasakyan ka, ay makapasok po sa property. Bali, ito po yung school ng elementary mga ka-permlet. So, nandiyan po yung barangay road. Ano? So, ikot lang po tayo ng rice land papunta sa property. So, estimated ko po is nasa around 300 to 400 meters po ito mula barangay road. Ano? So, ayan po yung barangay road mga ka-permlet. So, bahayan din po yan. Papasok. So, ikot lang tayo ng rice land. Ayan, dadaan ng pathway papunta po sa property. Sa source ng kuryente mga ka-permlet. So, may poste na po ng kuryente sa lugar. Kaya, no worries po sa electric supply. Ano, sa signal naman mga ka-permlet, may signal po ang globe at dito SIM. So, TNT lang po yung medyo mahina niya. Ayan. So, pupuntahan natin yung 1 hectare. Ayan. So, itong mga ka-permlet isa ngayon, daan tao lang yung papunta sa 1 hectare. Ayan. So, nunid naman po natin ikuha ng right of way. Kasi, malapit lang naman po yung property. Ano? So, ito lang yung property na 1 hectare. So, bali, ito po yung 3 hectare dyan sa likod ditong bundok na to. Bali, napagit na, may gumit na po sa kanyang property. So, bali, yung, 5 hectare po ito, and then yung 3 hectare at yung 1 hectare ay magkabukod. Ano? So, hindi po magkatigit yung property niya. Yun nga lang po, ang gusto ng may-ari ay lahatan na. So, bali, kulang-kulang 5 hectare po yung binibenta. Ayan. So, napagit na lang siya ng isang property. So, saan yung gumula? Tol. Saan yung gumula? Ito na ba? Ito na. Yung muhon. Yung hinahanap natin. Itong walang tanim, ito yung property. Ayan. So, yung yuga na yun, dala pa? Hindi na. Dala pa? Gigilid yan. Okay. So, yun mga ka-permlet. Bali, itong rice lang na may tanim. So, hindi pa yung sakop ng property. Ano? So, ito pong bakante. So, ito po yung sahop ng property. Ayan, kaya wala nga kakaligawan kasi kita naman po yung boundaries niya. Ayan yung muhon. Okay, sige, videohan natin. So, ito pong rice na to ay dala ng property mga ka-permlet. So, babay-bay po yan dyan. So, yung yuga na yan, dala pa. Tapos ito, ano. So, yan po yung sahop ng property mga ka-permlet. And then, ito po yung muhon niya. Ayan. So, ito po yung boundaries. Ito pataas. Paganto. Ah, babay-bay lang siya dito. Itong kabila, iba na. Ayan. So, mula dyan sa muhon mga ka-permlet. Babay-bay siya dito. Ayan. So, maganda ito mga ka-permlet. Medyo plate din. Ano? And then, new gun. So, asa din natin si seller kung gusto niya ibenta ng bukod kasi maganda rin po itong part na to. Ayan. So, pasok po ito sa budget natin mga ka-permlet. Di naman po ganun kataas yung price niya. Ayan. Ayan natin. Yun, ganda. So, itong yuga na nakikita mo, mga ka-permlet. So, sakop po yun ng property. And then, itong upland na to. Ayan, so, may nasakop po siyang upland. Pero yung likod po yun ay medyo banayad naman po na hili. Ayan, so, may masuka lang sa part na to kasi may
kawayan, may mga bambu po ano. So ito po yung dating rice land na sa ngayon ay hindi na rin po nag-ooperate. Ayan, so pwede naman po natin buhayin yan mga ka-permlet. Pwede ulit natin taniman ng palay para at least yung bigas na kakainin natin ay sa property na natin manggagaling. Ano. So hindi natin bibilin sa labas. Ayan, so babay-bay po yan dyan sa nyugan na yan. So yung nyugan na yan sa kupa mga ka-permlet. Yan, pataas. So tingnan natin. Bali, ito po yung 1 hectare. Yung 3 hectare mahigit mga ka-permlet nandun sa kabila. So may pagitan na siya isang property. Ano. Ayan. So yun, manggahan pa din. Usukin natin. Yan. Medyo malinis naman po ito isang property na to. And yun lang yung part na malago ang damo. Kasi yun po ay may mga kawayan. Kaya medyo madamo siya. And so malinis naman po sa part na yun. Yun mga kaparmlat ay medyo plated yung part na yun. Yan. So maganda po ito. Yan, so dito mga ka-permlet, babay-bay lang siya sa nyug na to. Pag ganun, so itong kabila, sa ibang property na, so ito lang po yung nasakop natin na part na, no? Yan, pag ganyan, paikot. Yan, so bali, ito po yung 1 hectare. Yan, yun, napakaganda mga ka-permlet. Dalawa yung property mo, ano. Ito yung mas malapit. Ayan. So pwedeng-pwede natin yung taniman. So yun mga ka-permlet, ang kagandahan dito, malawak yung part na pwede mong taniman. Kasi yung property sa kabila, kung napansin mo, medyo slope siya. Ang slope po mga ka-permlet ay mas malawak yung area niya kumpara sa pantay. Ano. Kaya kung mahilig ka magtanim, ay napakaganda po niyan. Tama-tama yun, kung mahilig ka magtanim. Ayan. So yun mga ka-permlet, at abutin na lang po ang video natin. So ngayon, ay babaybayin po natin yung daan palabas. Ayan, para at least may idea po kayo. Yung daan palabas ng property ano hanggang sa Barangay Road. Ayan. So babaybay natin. Ayun mga ka-permlet, bali dito po tayo galing sa 1 hectare sa property, and then ibibideo po natin yung daan palabas hanggang Barangay Road ano. Ayan. Tara, video natin. So malapad naman po yung pathway niya, and 1 meters po ito. Korekta yan eh. Itong pathway. Oh. Ayan, so tara. Let's go. So ayan po mga ka-permlet, yung school na natatanaw mo. So yan na po yung Barangay Road. Ano? So kalsada na po yan. Bali, umikot lang tayo ng rice land. Ayan, palabas. So pasok naman po ang 4 wheels dito mga ka-permlet kung gagawin natin 3 meters yung pathway niya. So dito wala pong problema, and then pabor naman po yung dito sa mga tao dito kung gagawin natin 3 meters yung pathway kasi lalapad yung tao. Walking distance lang po sa property ng school. So, napakalapit lang. Kahit bilhan mo lang ng e-bike, so, oo, hindi na mag-commute. So, nandito lang din po yung Barangay Hall property. Bayan dito, ano?
Sa dyan tol, pupuntahan pa ba tayo? Da. Ayan, so idea lang mga kaparmilat. Bali, ginoogle map ko po yung property. Ayan, so bali ito po yung National Highway ng Manila to Bicol mga kaparmilat. Ayan, itong left side ko po is pang para Manila ka, and then ito naman po yung going to Bicol. Ano? So yung property po mga kaparmilat is nasa left side ko pag para Manila. Opo, so ayan, so magdadrive lang po tayo sa Barangay Road na almost 2 kilometer. Papasok sa Barangay Road, and then ito na po yung property mga kaparmilat. Ayan, so ito po yung barangay hall ng barangay, and then may high school at elementary school po dyan. Kaya kung may kids kayo nag-aaral, ay walking distance lang po sa property. Ano? So may school po dito, and then barangay hall na, andyan lang din. So ayan mga kapermilat, nag-drive lang tayo ng almost 2 kilometer, and then so wala pa po yung 5 minutes mula National. And then papasok lang po tayo ng pathway mula Barangay Road. Ano? Kung makikita mo sa video mga kapermilat, ayan. May pinasukan tayong pathway, nasa video naman po yun, nasa huli ng video. And then, ito na po yung property mga kapermilat, napakalapit lang din po nito, ano. And then, walking distance lang din po. And so, bali, ito po yung first 1 hectare na nasa video. And kasi yung property mga kapermilat is 4.4 hectare. And then, 2 titled po ito, isang 1 hectare at isang 3.4 hectare, ano po. So, ito yung 1 hectare mga kapermilat, ayan. And then, ito naman po yung 3 hectare. So, bali, may pagitan po silang lote. Hindi po magkadikit yung property. Yun lang mga kaparmilat. Ang gusto po ng may-ari is sabay ibenta yung property niya. Kaya lalabas po yung property ng 4.4 hectare. Ano? And so, bali, 2 titled po ito. Ito po yung isang 1 hectare. Minasahop siya na rice land. And then, ito naman po yung isang 3.4 hectare. Ano? So, napakalapit lang po nito sa Barangay Road and then sa National Highway mga kaparmilat. Ayan. So, napakaganda po nito. And then, sa town proper, magda-drive lang po tayo ng almost 40 minutes. Ayan, nasa property na tayo. And then, ayan, kung may kids ka mga kaparmilat at mahilig ka magdagat, ayan, so nakalos napapalibutan po ito ng dagat mga kaparmilat. Ayan. Kaya napakalapit lang po nito sa mga beach resort. Ayan, so pwede kang mamili dyan. Napakarami po dyan. Pwedeng puntahan at pwedeng paliguan. And then, malapit lang din po ito sa dinadayo dito sa Calawag na Pulong Pasig. So, White Sand po yan mga kaparmilat. So White Sand Bar po yan na isa sa dinadayo dito sa Calawag. Pwede mo ring i-search sa social media, Facebook. Ayan, Pulong Pasig, Calawag, Quezon po yan. Ayan. So napakaganda po nito mga kaparmilat. Ayan, yun, so yun mga kaparmilat. At kung interested ka, pwede nyo po akong i-message sa Viber, WhatsApp. And then lalagay ko lang po yun sa description and then sa comment section. Ayan, so thank you po mga kaparmilat.